by
ako sa kanila, ako naman na Lord. Magaya lang siya. Magaya na ulit. Last 11. Ganyan. And then, ang mangyari ay ikot tayo bilang 39. Matama ko ba ang posting? Malaking siya. Ayan. Tama ba ang compute ng madlang people? Baka mali, compute nyo. O, ilang foot meron sa isang centimeter, ilang centimeter pala sa isang foot, ilan? Sa ruler, i-check. Yes, tama po. Ang madlang people, 12 inches. Ayan, 12 inches. So, ganun na ulit. Sa tulad ng ginawa natin kanina, kung paano tayo install ng centimeter doon sa 10 centimeter, ganun lang ulit. So, 1 foot equals to 39 inches. Ayan. Kung paano siya natay po man? Yeah, inches. Over saan? 1 foot? Kung ilan siya, kung ilan. Isang inches sa isang foot. 12 inches. Ganyan. O, pag na-compute na, tatanggalin na si foot. Tanggal ka na. Ano? Matatanggal na siya. O, datanggal na siya. O, saan may lalabas? 39 over 12 inches. O, pag dinivide yung 39 over 12 inches, ilan ang lalabas? Ilan? It's 3.25 or 3 and 1 fourth. Tama, 3.25 or 3 and 1 half. O, meron bang ganun? 1 fourth po, ma'am. 3 and 1 fourth kasi 0.25. Okay, 3 and 1 fourth. Kasi 3.25. So, may lumabas ba? Mabongga-bongga? Kasi ganito nangyari dyan. Pwede na dito na ako nagtatag doon sa isang room na yard. Eh, kung 8 na to, hindi ka na siya 8. 8 talaga siya. Yan. So, ang tama sa po ay letter C. Doon kasi sa apat na dulog ng kwarto, nung tinight yung salong, na may nami-type yung number 3 ng page. Kaya, ang tamang sagot talaga dyan ay 3 and 1 4. So, the right answer to be letter C. Mapagdaan po itong question na ito. Pero niya po po dito na sa Italian. Ayan. Italian. Ayan. So, okay na po? Na-scan na po na inyong mga mata? Yes. Ilipat ko na po. Nag-develop talaga kayo ng mga 62. 1% of 340 is 30.50. So, trial and error lang ang gagawin natin. So, multiply mo sila lahat yan. Kung ano yung lumabas na, pag lumabas si 30.50, kaan sa bot. Diba? O, saan lalabas? Ang number. Ipo sa answer natin. 9%. Yes. Pag multiply mo si
Filipino po ang pwedeng bumasa ng ating question numbers. Blank calculator, may I use blank return? So, A,
Pilipinas, so I can find Michael Curator. Of course, yung reason Michael Curator, so dalawa na lang. May I use Skit with card? Sabi ba? Yours with card? With card? Sir. Ayan, na-ready po. My end. Yours. 71. O, taraman po. Ulit, tamat. The sum of the size of a polygon is the A-leg, B-volume, perimeter, area, and perimeter. Pag tinatanong ang mga size ng buhay, ito ay perimeter. 2L plus 2B, di ba? Pagka naman leg, siyempre yung leg, sa block, sa triangle, may leg, ganun. Kapag naman volume, amount of dimensional space, di ba yung square, ganun? Di ba may mga dimensional na yun, pag 3D na siya, volume. Pag area naman, yung surface lang, total surface. So, yung tinatanong, isa magsasize of the polygon, ang tamang sagot po doon ay yes po, very important. Nice. So, let's move on po sa ating number 72, ng bongga-bongga. English naman po, pag tayo sa English. So, she heard blank. So, ganyan po yung ano, ganyan po yung halo-halo kasi pag nag-exam ka, di ba? Hindi naman siya basta, ay, puro English dito una, sumunod, mat, hindi, halo-halo yun. Kaya masanay na kayo, habang nagpa-practice, halo-halo tayo nagsasagot. Di ba? So, she heard blank. She heard blank when she was slicing the onion. So, she lang, isa lang siya, hindi naman po, or, di ba? We are appearing skin. So, dalawa lang. Pamimili lang. Yes, she herself. She nice. Diba? Kabo. 73. Ito pala yung ano, hindi ko natanong kanina. The writer's apocalyptic account suggests the end of the world. The capitalized word means blank. A. Be attractive regarding prophetic. Yeah. Hindi siya perfect, hindi rin attractive at the end part. The apocalypse. Ayan. So, nandito na po tayo ngayon sa mga writer-writer na ibang bansa. Sa Pilipino pa din dito. Kuminsan, makikita natin sila sa social science. Ayan. So, sabi dito, who among the following known as the Indian Shakespeare? Ano, marami na naman sa sagot-sagot. Kalidasa. Yes, Kalidasa. Kalidasa. Kalidasa, pang-world deep. Yes, Kalidasa. Yan. Yung masterpiece niya ay play yung mga poems, di ba? Yung mga epic, etc. At saka yung Sanskrit. Si Saadi, kung hindi niyo siya ka masyadong kilala, si Saadi Shirazi. Ang pen name niya ay Saadi. Ang sinulat niya ay Bustan. 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 Saadi Shirazi. Pen name Saadi. Ang best word niya ay Bustan. Ayan. So, si Kalidasa, ayan siya, siya ay Indian Shakespeare. Si Kayam, kilala niyo ba si Kayam? O, hindi lang tama yung spelling dyan na, pero si Omar Kayam yan, malamang. Ito yun. Wait, please, sulat po. Omar Kayam. Hindi lang may sulat na medyo maayos, pero ito siguro yan. Ito naman yung spelling. Omar Kayam. Yan. O si Omar Kayam ang sumulat ng rubayat. Alam ko, familiar sa inyo yan, ha? Kailangan hindi kumakalimutan itong rubayat. 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 Kung sino ang familiar dyan, ano ang main theme yan? Main theme na lagi mo nabanggit pagka may rubayat at grasping pleasure work. Flesh work. Flesh work. Quality. Ayan yun, yung bonggang-bongga. So, pagka may nabasa kayo, oh my God, ano yung sinulat niya, rubayat?
Anong uri ng tayutay? Ang halimuyang
diba, makikita mga mata, Maria, Masaya, Marta, diba? Next. Consonant. Pag sinabing consonant, pagbulit ng mga tono, katinig sa pinan na bahagi ng salita. O katulad kanina, diba? Consonant ang ating sagot. Ang ating pagmamahal para kay Rosal ay lalong tumatatag habang tumatagal. Pagmamahal, matagal. So, una lang pa yan. Yung dito pala. O, ayan. Pagmamahal. Next, asonant. Pag-ulit ng mga tunog patinig sa alinang bahagi ng salita. So, ang aking alagang aso ay agad kong pinilipuan pagdating ko sa amin. So, alaga, gang, ayan, agad, aking, di ba? Next, anaphora. Pag sinabing anaphora, ito ay pag-ulit sa unang bahagi ng pahayag o talikso. Ayan. Ikaw ang aking pangarap. Ikaw ang bigay ng may kapal. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw. Five. Epiphora. So, pag-uulit sa uling bahagi ng pahayag o talustor. So, alimbawa, ang konstruksyon ay para sa mamamayan. Gawa ng mamamayan at mula sa mamamayan. Kuyok-kuyok. Yun po ang epiphora. Next. Analiplasy. Ito po ay pag-uulit sa una at huling bahagi ng pahayag o taluktod. Halimbawa, ang mahal ko ay tanging ikaw. Ikaw na nagbigay ng ilaw. Ilaw sa gabi na kay Sil, Dilingman o Liwanag, ikaw ay mahal pa rin. So, yan po yan. Ang lubat. Lubat po nga. Ang bunga. Thank you so much. Oh, ayan, sinadyo ko na kayo. Baka biglang madead ball yung mga. Ayan. So, analysis. So, thank you po. Siguro nakikita nyo lahat ng hindi sa ito. 7. Pagtutulad, simili. Ayan, lagi yan yan, no? Itang isubirang paghahangin ng dalawang magkaibang bagay gamit ang parirarang tulad ng kawangit na para lang gaya ng magkasing at magkasing. Halimbawa, parang hari si Tonyo kung mag-usok. Ganon. Diba? Next. May manok. Katayin na yan. Diba mga kamamaya, pet nyo pala yung chicken. Okay. Pagwawangit. Metaphor. Isang tuwirang paghahambing ng magkaibang bagay at hindi gumagamit ng pariralang nabanggit sa itaan. Ayon kanina sa simili. Halimbawa, ang kanyang buhay ay isang upas na aklat. Napakalalim talaga kapag tayo ay nasa simili. Number 9. Paghahalintulad or analogy. Ito ay paghahambing na nagpapakita ng ugnayan ng kaisipan sa kapwa kaisipan. Halimbawa, ang mga dalaga ay pulak-pulak at ang mga binata naman ay bubuyog. Bakit? Heterotag. Ang mga dalaga ay pulak-pulak at ang mga binata naman ay bubuyog. Ganun. Siyempre, yung mga bubuyog ang lalapit sa mga bulak-pulak. Number 10. Pagbibigay katauhan or personification. So, ginagamit ito upang bigyang buhay ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng pagkapatid sa mga ito ng mga gabi o kilos ng tao. Halimbawa, ang bituin sa langit ay kumikindas sa atin. Assuming lang siya. Kaya pala niya, kumikindas sa kanya yung ganun yun. Personification. 11. Pagmamalabit. Hypercondition. Ayan. Lagpas sa katotohanan o
exagerado ang mga pahayag kung pagkasusuriin. Halimbawa, narinig ng buong mundo ang iyong sigaw. Oh, grabe. Letter B, huminto ang pagtibok ng aking puso nang makita kong may kasama siyang iba. Ah, sabi ko na. Ang pain. Alright. Pero ay naman yun sa pagtibok ng puso, pagtibok ng puso, di ba? Di ka naman mamamatay pagka may kasama na siyang iba. Continue mo yung buhay mo, gawin mo great yung buhay mo at hayaan mo siya. Hayaan mo siya, alala. Number 12, pagpapalitawag or metonymy. Ito ang pagpapalit ng katawagan o pangalan sa bagay na tinutukoy. So, halimbawa, ang palasyo ay nag-anunsyo na walang pasok bukas. Palasyo, presidente ng Pilipinas. Ganon, pagpapalitawag. Ayan. Naiintindihan po ba? Naiintindihan po? Yes po. Ayan po. Akala ko, alam na kayo dyan eh. Iniwan niyo na ako. So, 13. Pagpapalit sa klaw or sinituki. Ito ay ang pagbabanggit ng bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan. Oo, Sir Joban. Ganon. Halimbawa, apat na mata ang patukoy na sumisisig sa kanya. Mga ganon. Next. 14. Paglumanay or euphemism. So, ito ay paggamit ng mga galing salita upang pagandahin ang isang di kagandahang pahayag. Halimbawa, sumakabilang buhay kagabi ang ama ni Nena. So, sumakabilang buhay na matay. Diba? O hindi basta-basta mong binabanggit yung mga bagay-bagay. Lalo pagka sensitive yung isang tao, ganun. Halimbawa, hindi mo na siya mahal kasi hindi mo masabi. Gagamit ka ng euphemism. Diba? Papagandahin mo. Hindi na tayo yung kapahintindihan. Ganun. Diba? Kailangan mag-aral ka muna ng mabuti at ako pag-uudihin ko yung buhay ko. Parang euphemism kasi yung parang pinagaganda mo. So, 15. Panawagan, apostrophe. So, ito ay isang panawagan o pag-iusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. So, yung panatandaan nila sa apostrophe, tinatawag mo yung wala ng usay. Diba? O tukso. At saka nagsimula siya lagi sa O. Sa English, lalo sa O. O tukso, layuan mo ako. Bus na ulan, aking mundo, ilunurin. Kamatayan na saan ka na, wakasan mo na ang aking kapitatian. Yan, maganyan yung panawagan. 16. Pag-ihimig or onomatopoeia. Diba? Sa English, lagi natin tinitingnan dyan yung tinkle, tinkle, tinkle. Onomatopoeia. So, sa pamamagitan ng sunog o tinig ng salita, ay nagagawang maihatid ang kahulugan nito. Halimbawa, dumadagong-dong ang malakas na tulog na sinunod ng pagbuhit ng matatalim na tiktak. O kaya, letter B, ang tiktak ng relo ay nangingibabaw. Tatlo na lang ito. So, 17, pag-uyang irony. Isang pagpapahayag na may layuning mga suya, ngunit itinatago sa paraang waring nagbibigay-puhit. O halimbawa, siya ay may magandang kumpa na kung saan tanging ina niya lang ang humahanga. Ganon. Pag-uyam ay unig. Halimbawa, tamad kang mag-review. So, sasabihin sa'yo, napakasipot mo naman mag-review. Irony yun. 18. Pagtatanggi. Oxymoron. Ito ay ang paglalahad ng mga bagay na magkasalungat upang higit na mapatingkad ang isa ng pagpapahayag. So, halimbawa, kailan nagiging tama ang maliit. Oo. Pero, sinangalin. Next. 19. Paglilipat wika. Transfer epithet. O yan, alam ko hindi ganun pabilyar dito. Kaya nilagay ko na din. Tulad ng pagbibigay katauhan na pinagsasabay ang mga katauhan ng pagtao na ginagamit ang pangguli. So, halimbawa,
Madilim ang kinabukasan para sa kanya at kanyang pamilya mula ng iwanan sila ng kanilang ama. Last is tanong rhetorical or rhetorical question. Ito ay isang tanong na walang inaasahang sagot na ang layunin ay maitintal sa isipan ng nakikinig ang mensahe. Letter A, natutulog ba ang Diyos? Bakit napakalukit ng kapalaran? Yan, maganda. Wala na po? Ano ba ito? Wala na ito. Hindi na. So, ang tama sa buto ay? Consonant. Alright, so let's move on po. Sa number 17. So, sino po ang pwedeng bumasa? Hello? Sige po ma. Number 78. Ano yung tawag ng linguistika ang tumutukoy sa kaham na pag-aaral ng nakuo ng mga salita? A. Syntaxis. B. Semantika. C. Morphologia. D. Phonologia. My answer is literacy. Morphology. Ayan. So, ang pangunit ko dito ay morphologia. Bakit morphologia? Sabi kasi ito, makaagham na pag-aaral ng nabuo ng mga salita. Pag sinabing syntaxis pala o ginayan, ito ay parang bumubuo pa dito ng isang paragraph sa pamamagitan ng mga salita. Pag semantika naman, ito ay kahulugan. Diba? Pag phonologiya, ito ay makaagham na pag-aaral ng phonema. O, ito siya. Ayan. Phonologiya, makaagham na pag-aaral ng phonema. Morphologiya, pag-aaral kung paano nabuo ang mga salita. Syntaxis, sa pangungusap. Ayan. Semantika, pag-aaral ng pagpapakahulugan ng salita. Ayan po. Yung phonema, ito po siya. Makabuluhang unit ng tunog na nakapagpapabago ng pahulugan. Kapag ang mga tunog ay pinagsama-sama upang makabuo ng salita, yung bawa, maestro, maestra, ayan. O, diba? Ayan. So, naiintindihan po it is. Let's move on po sa question number 79. So, sino po ang pwedeng pumasa? Sino po? Meron pa po. Ayan. Sige, ma'am. Number 79. How much money do you bring for shopping? Which of the following answer this question? A. I have some change in my purse. B. None, but I have a credit card. C. I have 500 pesos instead of borrowing a debt. D. All the cash I have was spent at the grocery store yesterday. My answer is not, but I have a credit card. Ayan. So, ano po letter? Pasagutan letter? Letter B. B po. Why? Sabi kasi ito, how much money did you bring for shopping? O ilan daw yung pera mong dinala nung ikaw ay mag-shopping? Which of the following answer this question? Ano daw ba ang the best answer? I have some change in my purse. Ito ko daw siya sa kanyang kita, kaso wala naman nun. Diba? I have 500 pesos. O, hindi rin yan kasi nandoon sa kanyang desk. And letter D, all the cash I have spent at the grocery store yesterday. So, hindi naman yun ang sagot sa tinatanong. Natanong kung meron siyang dala. Wala, pero meron siyang credit card. Huwag niyo pangarapin yung debit card. At pangarapin yung debit card. Para sa Debit card. Kasi, halimbawa may debit card. Utang yan. Tapos, halimbawa. Yes, may cut of cut yun. Tapos, halimbawa, 5K yan. Bawa this month. Ganon. Magalong-ganon. Kaya, pangarapin natin debit card. Lord, mapasa amin ka. Alright, so, number 80 na tayo. O, balik tayo kay
English. Yan. So, mag-ano ba yan? At sige po, sino po ang bali yung dumas? Medyo mahabang na. Sige lang po. Welcome na po. Number 18. In moral life, responsibility depends on one's knowingly and freely doing an act. In which of the following situations would you attribute responsibility? A. A person unknowingly passes counterfeit money. B. An insane person strikes someone's head with a hammer. C. A four-year-old fires a loaded gun, killing his own father. And D. A nurse administers a medicine despite strong doubt. Letter D. Ayan, so tumtap po letter D po. Bakit po ba letter D? Kasi ang hinahanap ko dito is, sabi dito, in moral, responsibility depends on one's knowingly and freely doing an act. So depends. Alam niya yung ginagawa niya at ginagawa niya yun. Nang hindi sa pinupwersa na gawin yung bagay na yun, diba? Alam niya, knowingly eh. At dito yung mga, ano, yung mga knowingly, a person unknowingly, oh, ang ganahan. An insane person, diba? 38, 4-year-old, hindi niya alam yan, diba? O, tama sa loob yan ay 38. Nag-administer siya ng, ano, ng gamot, kahit na meron siyang pagdududa daw. Diba? O, yun ang food. Alright, so 81. So, sino po ang pwedeng bumasa? Kumukulog sa... Sino po ang pwedeng bumasa? 81 po? Baka po po. Sige po. Democracy refers to the involvement of all citizens in the control of government, while an oligarchy mitigates control of government through a modern country, E. a religious group, C. an autocrat, D. a select Ayan, so tama po. Very good. The right answer here will be letter D. Bakit po letter D? Ang ibig sabihin po ng relic is ibinabati po or in-instruct or in-assign niyo po yung control ng government. Diba? So, hindi naman po ito about sa the mother of the country. Hindi rin po about the religion. Hindi ito about sa autocrat. Kasi ang autocrat ay dictador, ganun. Yung kasing term na oligarch or oligarchy came from two Greek words. O ano ba yung Greek words na yung dalawa? Oligoi, meaning few, and archein, which means rule. So, ruled by few. Select, deselect. Let's move on po. Number 82. So, ayan. The, ano ba yan? Never leave the line. Okay. Never leave the line. Is A, Russian folk song. B, the German epic. C, Latin meat. B, medieval German. Mahirap because then, never leave the line yun. Hindi siya about sa Russian song song, hindi siya about sa Latin, and hindi siya about sa Latin. Kasi yung never leave the line, it portrays the Bordeaux, the historic district by the human in the 50th century. The nurse, parang, tandaan dito, conversation ng mga nangyayari noon sa noong panahon ng medieval. Kung may sinas ako dito, sa pinag-usapan naman natin yung FP, nabanggit naman ng FP. So, pag-usapan natin yung types ng poetry. Ayan. So, di ba may dalawang types ng poetry? Ano yung dalawang types ng poetry? Yung prose at ano pa?
ganun. So, nilagay ko na lahat dito, type ng pros. Meron tayong biography. Pag sinabing biography, syempre biography life. And pinag-uusapan dito yung life of a person. Halimbawa ako, tulad ko yung buhay ni Sir Joel. Ang tawag doon ay biography. Pero ano naman ang tawag makita ko sa comment box natin or sa chat box natin sa Google Meet? Kung ano ang tawag kapag sarili ko na. Sarili ko ng buhay ang isinusulat ko. Ano ang biography? Yes, autobiography. Ayan. So, essay. Pag sinabing essay, ito naman yung ating opinion, yung viewpoint natin about something. Ano ang isang halimbawa nun? Editorial page. Kasi doon natin mailalagay yung mga opinion natin about something. Diba? Next, short story. Pag short story, natatapos natin siya ng isang upuan lang. Kumbaga, ngayon, pag binasa ko ang isang kwento, Pagong at ang Matching, natatapos ko siya ng isang upuan lang. Hindi ibig sabihin ng isang upuan lang nakaupo lang ako magbabasa. Ibig sabihin ng tayo magtapusin ngayon. So, meron lang siyang isang plot at ang pinakasikat ng short story lagi niyong tatandaan ay ang Dead Star. So, sino ang sumulat ng Dead Star? Si Paul Marcus Benitez. So, bakit model of the reflection? Kasi sinuri na siya ng mga nulat at walang nakita mali doon sa kwentong The Dead Star. So, sa Pilipinas, may isang perfectong short story. Ang tawag doon ay Dead Star. Diba? So, meron pa tayo dyan. Novel. Pag sinabing novel, binubo ko siya ng mga chapters para tandaan niya yung mga kabanata. Yung isang storya ay kadugtong pa ng isang storya, di ba? Yung mga kilalang nobela, ano? Nobela ni Dr. Teresa Norimitang Reyes, El Pelebuste. O, oh, di ba? O, oh, yan. Ano pang halimbawa ng nobela? Parlaan at Diyosapat. Ayan. Diyosapat o Diyosapat. Nasa inyo kung paano niyo siya magsisitin. Next, ano pa? Ang nobelang Barlaan at Diyosapat ay about po sa Catholic or sa religion. Kasi alam niyo naman, nung panahon ng mga Espanyol, di ba, ang constitution talaga nila dito is yung pagiging or Catholicismo. O, tinranslate ito kasi nakasulat ito sa Spanish. Tinranslate ito ni Fray Antonio de Borja. Ayan na, sinaman po na ang bongga-bongga at hindi mo mabutitin. Ito ay ang first Tagalog novel published in the Philippines. So, Barlaan at Diyosapat. So, dahil pinag-usapan natin ang novela na nabanggit ko kanina yung Loli Mitangere at El Pelibuste Ritmo. Pag sinabing Loli Mitangere, Touch Pinas. Pag sinabing El Pelibuste Ritmo, The Ring of Grief. Saan nakabase ang story ng Loli Mitangere? Yes po, sa Uncle Tom's Cabin. Yes, ano na si Harriet Beecher Stowe. Siyempre, yung SPD may pinagbatayan din yan. Ito ay ang kwento ng The Count of Monte Cristo na itinulat ni Dumas. Pinagayon pa nila ang Loli Romantic. Yan. So, nung ano ko, nung high school ako, atong talaga ako dyan. Pinagayon talaga siya ng Loli. Yan. Loli at Arte. Yan. Puro romantic doon sa Loli. Lalo na yung ano, yung pagkulayo sa mga asutenya. Yung ano nila doon, pagkulayaw. Naalala nila yung pagkataan nila, yung mga ganon. Next is, yung IPA naman ay political novel siya. More siya sa ano ba yung ginagawa? Papalitanoon, mga ganon. Next, yung Loli, work of art. Diba? Gawa siya sa, hindi siya gawa sa puso. Ginawa siya galing sa puso. Next, yung LPD naman ay work of mind. Diba? Yung Loli para sa motherland, yung LPD para sa saan? Para sa taas? Para saan? Sa Gomburga. So, sino ang puno ng baby sa lupang mapalimbag ang Loli Mitangere? Tandaan niyo po, Maximo Viola. Viola. Yes, Maximo Viola. At sino naman
Kapag awit, mabagal lang.
at morito mabilis. Halimbawa, amin florante at taura, kung ito naman ay ibong adami. Di ba ang amin florante at taura nasa ilang pantik siya? Dodecador. Dose. Dose. Twelve. Pagkorito para kang nagmamarcha, ibong adar na ilan? Eight yun. Eight yung mami niya. Dahil nga nabanggit ko kanina yung mga haiku ganyan. Yung haiku at tanka. Yung haiku 3 lines, yung tanka 5 lines. Yung haiku 17 lines, yung tanka 31 silabo. Yung haiku 575, yung tanka 575-77. Yung haiku about sa shit and nature. Yung tanka about sa love and nature. O, ayan. Kilala niyo ba ang greatest haiku writer? Sino ang greatest haiku writer? O, wait lang. Babalikan ko kayo. Isasara ko lang yung pinto. Nuulan eh. So, pakiisip ko ang sagot, sino po ang greatest haiku writer? Ayan, so sino po ang greatest haiku writer? Ang isulat po siya po si Matsuo Basho. Basho, haiku writer. Basho. Basho. Next. Next one is, ay, nasa pala. Dramatic poetry. Ito naman ay about the tragedy lord. Struggling hero. Yung comedy para ma-amuse ka lang kasi wala nga tayong pinagbuha at dati ng ating entertainment so, ayan, meron tayong tragedy and comedy. Kapag tragedy hindi maganda ang pinainat na pag comedy para sa amusement. Ayan, kung may mga ay, mga hindi na itapagtaw. Yeah. Okay na po ito. Thank you for German epic na ganito lang. Sino po ang pwedeng gumasa ng ating question number 83? Pwede ako po. Yes po, kung pwede po. Pwede ka ako. Eh, walang kaliwa. May patuloy. Yung passion sa bayan is yung buhay ni Jesus and yung
Pag sinabi yung senakulo, yung sinasabi na yung paghihirap at pagkamatay ni Jesus. Yung panunuluyan, hindi yung naghahanap ng matutuluyan si Mary and Joseph. Noong nagaganap ito tuwing Christmas. Yan, pag magpapasko. Ayan, talubong naman, yung nagaganap ito kapag Easter, kapag ka-Easter, di ba? Mga Catholic, ito yung mga karaniwang nakikita. Nagkasalubong si Mary and Jesus sa Easter play, yan yung talubong. Arzuela or Sanzuela, musical comedy. Yung moro-moro naman is dula between Christian and Muslim. Sunod is Duplo Karagatan. Ito yung Wakes for the Dead. Next is Balagtas sa Moryo. Patulang debate. So yun po. So, ang hiling ng namatay na artista ay shy, hiling sa takip feeling. Ano ba ang ibig sabihin ng takip feeling? Definitely not ika-anim ng umaga, not madaling araw. Sa pagitan ng alas 4 sa 8 ng hapon. Yes, mag-aagaw dilim sa piyan, takip feeling. Mag-aagaw dilim at iwan. Parang dapat Dapat hapon. Yeah. So, read you must discovered by? It's letter A. Yes. Dear Marie Curie. Dear Marie Curie. Ayan. Masabi na si Tito, manufacturers use freedom until the early 1970s in South Dominic Bay for watches, aircraft, switches, clocks, and instrument dial. So, hindi na siya ginagamit na yun sa mga gadgets kasi parang may masama yata ang epekto. So, hindi ako sure kung ginagamit pa siya hanggang ngayon. So, ayan. So, walang pina naman dito si Albert Grandfather and si Joseph John Thompson and lalo mo lang inalaman dito si Mr. Albert Einstein. Alright. So, 87. Ayan. Ayan, medyo nalito ako dito. So, pwede po bang pabasa? Sino po ang pwede magbasa ng ating 87, number 87 question? So, sino po? Nakatulong na ano lang po. Ako na lang. Ako na lang. Question number 87. Four particular holes of equal size arranged from the top to bottom were cut to the picture above apart into a large plastic bubble. The holes were covered with tape and the bubble was filled with water. The tape was then removed. Which of the following statements will then describe the result? A. The sudden release of water will cause the bottle to collapse. B. Water from each hole will squirt out the same distance from the bottle. Letter C. Water from the top hole will squirt out the farthest. D. Water from the bottom hole will squirt out the farthest. The answer is letter D. The answer is letter D. Bote daw, kuwari ay bote. Ayoko na talaga mag-drawing. Kuwari ay bote. Ayoko na nga. Kuwari ay bote. Halimbawa ay bote. Wait lang. Yung bote. Ayan yung bote, halimbawa. Ayan. So, wala na lang po. So, ibig sabihin, wala siyang takete. Ginawa mo, halimbawa, dyan ang puta. Basta two centimeter apart daw from the back. Tapos tinapang mo ng tape.
water pressure inside the bottle is higher than the air pressure outside the bottle. So yeah. Then the water pressure, the more deeper you got, the more water is above the nose, more pressure. Okay? After it's high pressure in the nose hole, we can also use the formula. Ayan, kung sinisipag tayo mag-compute, eto po ang formula. Pressure for over area. We assume that the area is constant, so P is equal to F, which means higher pressure plus higher force. Higher. And after it's higher force, acting per unit area, the hole which is squared, the farthest distance of water is the lowest hole, followed by the middle and the top hole as the more farther up you go. So the lower pressure and thus lower the force. So you are gonggam-gongga. Ayan na, meron ng ano. Meron ng scientific explanation. So medyo pinahirapan ako ng tanong na ito kasi isip-isip ko talaga siya. Puro pinulang. Ang akala ko kasi nung unang sagot dyan. Alam ba yung nalito ako, napakagaling-galing. Sabi ko, eto ka ako dyan, no? Yung water from the school spirit, the same. Sabi ko gano'n. Kasi diba pag may butas, sabay-sabay naman silang lumalabas na gano'n. Yun pala, pag ginawa mo pala siya, bumababa yung tubig, kaya humihinayin ng dito. Papahinayin ng dito at papahinayin ng dito. Papababa yun. Kasi yung pinakababa, siya yung pinakamalayo. Ganon. Kaya ang tama si Sir Gawain. Ang number 88 na po. Sino po ang pwede? Ako ulit. Kontak-kontak. Oh yeah. Okay. 88. Which of the following statements do of nuclear fission? Letter A. The energy was processed at a signal to that which occurs in the sun. B. Energy is obtained in the gathering of heat of the atom to make up of steam. Letter C. Matter from the lighter atom is changed into energy. And letter D. Scientists can combine lighter atoms to form heavier atoms. The answer is letter B. Energy is obtained in the gathering of heat of the atoms to make up of steam. Perfect. Yung letter E, siyempre wala ko sa kinalaman dyan. At tatanggalin naman natin ang letter C. So meron lang tayo dito antonym. Kasi dito sinabi dito break up. Dito naman sinabi dito combine lighter atom. Sa mga nalilito po, yung fission ay magkaiba po sa fusion. Yung fission po ay nuclear reaction which is a heavy nucleus split. Nag-iwalay po siya instantaneously or the impact with another particle is the release of energy. Pag fission, nag-iwalay. Pag fusion, nagtatama. Ganon. O sa Dragon Ball, pata kayo fusion. Kung alam niyo yun, si Gohan at saka yung partner niya, fusion. Nagtama sila. Pag fission, nagtiwalay. Yes naman. Kapatid mo. Duro. Next.
then earn. So yun. Kaya rin ang mga nabagayin pa dyan. Lumalaki sila kasi anak ko pag nanganak mo na eh, paglabas pa lang dun sa ano. Kaya na, halimbawa nanganak. Paglabas pa lang ng baby, lumalaki na kakaagad. Kaya hindi pwedeng maipis dito pag sinapanganak dapat dire-direk. Kasi pag naipis dito, pag nanganginan, lalaki pa. Kaya gano'n ang alam ko gano'n. Sabi ng mga nanginan dito. Which of the following years shows symbiotic relationship for both organisms benefit from the interaction? So, pag kasi sinabi natin symbiotic relationship, ayan. It refers to the relationship between organisms of different species that show an intimate association with each other. Diba? O may mga relasyon sila. Meron tayong, kung hindi ako nagkakamali, may mga relasyon niya tayo ng symbiotic relationship. O naaalala niyo, yun yung mutualism, participating, communitarism, mga ganon. Yan. Ang tama sa dito ay, ang tama dito, both are benefit from the interaction. So, both organism benefit. So, ito yung ants and amphibs. Yung ants kasi, kumakain siya ng sugar. Eh, yung nilalabas kasi ng mga amphibs sa likod nila, yung honeydew. O, diba? In return, yung pinoprovidean ng ants ng protection at saka hygiene services yung mga amphibs. Tapos yung mga amphibs naman ay bibigay ng pagkain sa ants. Human and aquatic, kung familiar tayo, are that it are small intestinal groundworm. Worm ito sa chan, ascaris. Yung 3M, ito. Siguro kung sa symbiotic relationship para sa isip ito. Pag 3N or 6 naman, commensalism ito, hindi nakaka-heart at hindi rin nakaano yung 3. Diba? Yung hen at saka snake naman ito ay predation. Ayan, predation yan. O tingnan ko na meron ata ako. Ayan, meron ako. Ito ang mga symbiotic relationship. Ayan. Pag mutualism, both nagbe-benefit. Pag competition, kaagaw mo sa pagkain. Halimbawa, yung whole at saka yung ahas, parehas na kumakain yung daga. Nag-agawan sila. So, competition yun. Pag mutualism, parehas silang, ayan na lang, mutualism na. O parehas silang nabibenefit. Pag prediction, ano, yung iba, yung isa kawawa kasi nakakain siya. Tiger, hunting, rabbit. Ganyan. Para si Tintin, yung may parehas. Diba? Yung commensalism hindi naaapektuhan. Kahit anong mangyari, hindi naaapektuhan. Ganun. O yan po, yung mga symbiotic relationship. 1, 2, 3, 4, 5. Lima siya. Ayan. So, let's move on po. Sino po ang pwedeng bumasa ng ating question number 91? Readability mismatch happens when the reading levels of the book exceed the reading levels of the students. In this situation, the students experience frustration and they fall short of the expected or desired output. A student who finds himself or herself in such a mismatch will likely to reach a point. Present an argument that the selection or story read correct that was not properly written. They write a comprehensive reaction paper regarding the selection or story read. An intelligent critic of the selection or the story read. Manifest an expected and commensurate emotional reaction to the selection or to the story read. So, number 91, letter A. Yes po, letter A po. Kapag nagkaroon na ng frustration yung mga estudyante natin, malamang na mag-present po sila ng argument about dun sa selection kasi hindi nila naiintindihan. So, akala nila it was not properly written. So,
yun po yun. Hindi po ito about comprehensive reaction. Ito about expected. At hindi rin po about intelligent speaking. Diba? Parang po, I love ito. Yes. Oh, yeah. So let's move on po. Sino po ang pwedeng pumasa ng ating question 92? Yes po. Ako na po. An electric industrial partner is the company that uses all the graphs of process to provide a word cloud to look like. A. Computer analyzes facial characteristics from a photograph. B. The computer can predict the looks of future children as well as their parents. A computer can choose the right a computer can predict the number of children for new events. Computer analyzes facial characteristics from our world. Yes po, tumpak po. Letter E po ang tamang sagot. So, hindi napapredict ng computer kung ano yung magiging itsura ng anak mo, pati yung parents nila. Diba? Hindi napapredict ni computer kung sino ang tama para sa iyo, ang tamang tao para sa iyo, pati yung age mo, hindi. Hindi rin napapredict ng isang computer ang na dami na magiging anak ng mga mag-asawa ng mga bagong pasal. Hindi napapredict ko. Ang napapredict ni computer is ay gumagamit siya ng kumbaga ina-analyze niya yung isang picture para makita yung parang predictive doon sa mind. At saka yung mga parang predictive doon sa photograph para makita yung sura ng isang or yung bata ka pa gano'n. Next, 93. Ang sino po ang pwedeng bumasa ng ating question number 9? Yes, this po. Okay, question number 91. Which biogas is obtained from biological waste such as animal manure? A. Ester. B. Alpha-gas. Alpha-gas. C. Methane. D. Ethylene. The answer is methane. Alright, so tumapak ganun po ang sagot po sa ating question 93 ay methane. Diba? Bakit? Ano ba ang ester? Yung po. Ayan, yes. Sa mga po. Saka sa mga flavoring. Mga ganyan. Yung alcohol gas, ito naman yung fuel blend of alcohol and gasoline or diesel. Yan yung alcohol gas. Pag sinabing methane, sagot natin. Ito yung constituent of natural gas. Nakikita ito sa animal manure, lalo sa may baka. Diba? Yung ethylene, ito yung pampalinog. Halimbawa, meron kang pinitas na atis. Alam niyo ba yung atis? O kaya mangga. Kung may pinitas kang mangga, tapos kinulog mo siya, pinalot mo siya ng dyaryo. Ayan, pinalot mo siya ng dyaryo, lalabas yung ethylene. Kaya para hindi mahinog yung prutas, huwag niyong balutin kung gusto niyo pa siyang magtagal. Huwag niyo siyang balutin sa jarring. Kaya makikita niyo yung mga papaya na nakabalik sa jarring para mahinog na kaagad. Pag may binibenta. Mapapakin na mga papaya. Ayan. So 94, alam ng lahat ito. Napagdaan. The Little Prince. Yes. Little Prince. Alam niyo yung title ng story o ba? Sino kalala ang sumulat? Sino ang sumulat? Sino ang sumulat ng The Little Prince? Si? Yan po ay the same thing the fairy. Same
art and seems effective. Alright, so let's move on po. Ay, kaya nga yun yung computer yun, okay pa ba? In buying a house, a man pays 100,000 cash and agrees to pay 75,000 3 years later. So at 16% compounded semi-annually, find the cash value of the house. A, 184,000. B, 184,636. C, 16,666. D, 25 pala yan. D, 166,636.50. So, ilan po? Ano po formula na gagamitin natin dito para makompute po ng bonggang-bongga ang katanungan? Ano po? May nakakalam po ba? Gagamit po tayo dito ng compounding formula. Compounding formula. Compound interest. Formula. So, sino po nakakalam ng compounding formula? Oh. Asan po ang ating mga mathematician? Tara na nag-shift na ang iba. Naging English major. English major na lang doon. Naging Filipino major. Naging Filipino major. Ay, ito po yun. Ito po yung gagamitin natin formula. Please, ay, compounding formula. Umabot na naman. Equals to CB. Group of atoms bonded together. Diba?
discrimination among ethnic or national groups, gay genocide, murder, sin, homicide, parasite, gender, age, genocide. Alright, so tungpakpo, genocide process, okay, systematic extermination of an ethnic or national group. Pag sinabi po kasi yung genocide, ito po yung pagpatay po sa dami ng tao sa isang particular na nation. O kaya ethnic group, gano'n, pinapatay sila. Ang aim nito is, kumbaga, ma-destroy yung group na yun, mawala yung group na yun. Diba? Yung po yung genocide. Sa mga nagtatanong po ng homicide, yung homicide, alam po pamilyar na sa inyo yun, di ba? So, it involves killing of one person by another, while the murder involves the killing of another ng may intention ka, napatayin siya. Murder, pagpatay. Yung homicide, may intention ka talaga napatayin yung isang tao. Pag sinabing parasite, gamaganap mo or nanay patay mo, pinatay mo, yun yung parasite. So, napagbalagay sa mga self-side. So yun po, kumain na ito, pagpatay po ng isang grupo na gusto niya mawala na talaga sila, ang isang grupo ng ethnic group, at ang grupo na ay genocide. Alright. One time you said one. 101 po. When a leader is succeeded by another leader, the former is referred to as blank president. Ano daw yun? So, ipinasa na, succeeded. Kumbaga, tupang as the successor, parang ganon. Ano na siya? Matapos sa kanya ay replaced, so napalitan na. Napalitan na siya ng presidente. Diba? Former eh, diba? Former. Pag-elected, saka upo pa lang. Pag former, dati na siyang presidente, napalitan. In the throne, napakanggan. Ginagamit yun sa mga, ano, sa mga ang ano sa gobyerno ay kumbaga hindi gobyerno yung kanila eh. Monarkiya sa mga hari at sa malita. Monarchy. Yes, sa monarchy. Ayun. Hindi po ito. Pagpagul na nyo ito po. Next. So let's move on. 102. Lots of qualified teachers going abroad is one type of so, wala tayong mga qualified na teachers kasi ma-abroad na sila. Brain. Ito po ay? Brain. Brain. Hindi ibig sabihin yung migration. Diba kasi yung migration, kumbaga, doon ka na talaga, lumipad ka na talaga. Hindi rin ito about employment and unemployment. Diba? Hindi ito about trabaho, ganyan. Kasi kahit saan naman may trabaho. Ang brain drain, ang ibig sabihin nito ay, kumbaga, kaya sila nag-abroad dahil nakikita nila na may mas malaking opportunity doon. Yun ang tinatawag na brain drain. Mas malaki yung opportunity ko sa ibang bansa. Halimbawa sa Japan, nagsuturo ka at English teacher ka, sasahod ka ng 144,000 naman. Diba? Mga ganon. Sabi brain drain. Malaki pala opportunity doon. Mga ganon. Brain drain. Sana yung malinaw. Nakatuwa mo sa mong bento na mong tanong-taan for the exam. 103. During army conscription, palaring naman more, the candidate should be A. Mentally and physically fit, B. A converted citizen, C. Physically fit, and B. A citizen. Of course, tatanggalin mo natin ang converted. Yes, ma'am, Lordy, tama po. Ang tama sagot ay? Mentally. Yes. Kasi kapag sinabi natin conscription sa mga nalilito, ito yung kapag naglilit ka na ng mga, kumbaga, kapag nakamilera na yung mga candidates, namimili na ang mga candidates. Ganon, nagre-recruit. Parang ganyan, conscription. Diba? Kaya kung titingnan niyo yung option, diba? Mentally and physical fit, diba? Pagka-art, o
celebration of national shrines. B, the grace to history. C, the desecration of national heroes. D, destruction of historical landmarks. Alam niyo siguro ito ay familiar sa inyo. Kung napunta na kayo ng Intramuros, napunta na ba kayo? Ayan, sa mga hindi pa rin nakakapunta ng Intramuros, parang ito yung structure, mga building, mga property na nakakatira doon sa historical landmark natin. Yan yung edified. May ibig sabihin ng edified. Yung edified in Intramuros, ibig sabihin parang ibang punta yung building doon sa Intramuros, kaya nag-protect ang mga tao. Dahil, nagkakaroon ng distraction doon sa historical landmark ng Pilipinas. So, yung So some media personalities are charged of corruption. Media personalities. They are charged as, ano tawag sa kanila? Ang tawag sa kanila ay, hindi sila commissioner, ha? Hindi sila pictures. Ang pictures na gahit sila ng papel. At binabayaran mo sila. Hindi sila chargers. Sila ay mga guest envelopes. Ang colloquial term talaga doon is kumbaga parang bribing corrupt journalists. Parang halimbawa may mga journalists, may mga nagbabalita, tapos binabayaran sila doon, may mga ganon kasi na ang gagawin nila favor doon sa isang tao, ipokopin sila. Yung mga nagsagot ng commissioner, ito po kasi yung ano, this is the representative of the government authority in 86 province or AU. Mapagalitan ng kanyang ina dahil sa sinagawian niyang pagkapahingang kawali. Choices A. Pagsinungaling. B. Pagpapanggap. C. Pagbasag ng kawali. D. Pagbingi-bingihan. The answer is letter D. Dog. Pagbingi-bingihan. Tumpa. So, hindi naman isang pagbabasag ng kawali. Ano? Hindi naman tayo bibigyan ng answer ni board ng pagbabasag ng kawali at din pagpanggap at pagbibingihan. Kasi pag inuutusan siya, nagbibigyan ng kawali siya. Sabihin nun, wala siyang narinig. Nagbibingi-bingihan. Ayan. So, let's move on po. Ayan. Alam ko, naupos na yung mask. Ngayon pa pala uli. Alright, so how long will it take A and B together to finish a job which can be done A alone in 6 days and B alone in 3 days? 6 days job. Yeah. Day. 2 days. 7 days. 2 days. 2 days. Pero, then, kung paano natin makukuha. 1/6. Ah, okay. So, gagamit tayo dito ng inverse. Kasi
yun yung, di ba? Inverse proportion. Yeah, 1 over 6. Tama, inverse proportion to something. Then 1 over 6. Plus 1 over 6. Pakita mo na lang. So, inverse proportion, ganito po yung magiging formula. So, 1 over 8 is equal to 1 over 6 plus 6 plus 1 over 8 is equal to 1 over 8. So, ganyan po yung magiging formula. So, gaya na po natin ang mga formula. 1 over 6 plus 1 over 3 is equal to 1 po. Yeah.
Ang maganda magsulat mo sa tigami. 100 lines. So, piliin ang salitang walang diktonggo. Musika. Better D, musika. Musika. Bakit? Ano ba ang diktonggo? May glass. Yung mas may EOI. Ow. Yes po. Tama po. Ang diktong ko ay mga salitang binubuo ng mga letra na may patinig na itlogo. At sinasamahan ng patinig na letrang Y at W. W at Y. So, malalaman natin ang isang salita kung ito ay may diktonggo kapag ang mga salita ay pinapapalooban na I, A, E, O, U, O, kaya AU, L, U, O. Ayan. So, 100 then. So, sa mga nating bye. Ayan. So, ayan po, 110. Sino nag-mike? Mike? Me. 810 question. Workers in the service sector should train to act as black as possible. A. Courteously. B. Covertly. C. Curtly. D. Rudely. The answer is courteously, letter A. Yes, tama po. Courteously. Ayan. Bakit ano po ba ibig sabihin ng courtesy? Ibig sabihin ng magalang. Ayan. Marespeto, well-mannered. Pag covertly naman, ito yung ano, parang patikret-sikret, ganun. Not openly shown. Ganyan. Pag courtesy, ito naman yung victim like, parang rude siya ng konti. Ganun, parang napama, ganun. Pag rudely naman, ito naman yung bad mannered and impolite. So, alam na alam, of course, ka dapat. Pag nasa gobyerno ka, kapag may hingin ng tulong, entertain. Huwag pa sa pagkahan. Diba? So, 111. Ayan. So, sino po? Kung pwedeng magbasta. Meron ba akong ano nito? Yung mga pinag-color. Hindi ma. Check ko lang. Ay, wala ako ito. Ayan. So, i-discuss po. Okay, discuss ko na lang yan isa-isa. Alright, so basa po. Sino po ang pwede? 111. Mas trabaho ako at ikaw ay mag-aaral upang makatapos ka ng pag-aaral. Anong uri ng pangungusap ito? A. Payak. B. Hugnayan. C. Tambalan. D. Langkapan. Answer is the third. Yes, po. Lang kapat. So, bakit nga ba lang kapat ang naging sagot? Diba? So, isa-isa yung payak. Ito po yung pangungusap na may isang kaisipan lang. Kumbaga, simple. Diba? Halimbawa, nagbabasa si Ana or kaya nagbabasa si Ana ng alamat. Kapag sinabi naman natin hugnayan, ito naman yung pangungusap na binubuo ng isang tugnay na nakapag-isa o kaya naman tugnay na hindi nakapag-isa. Diba? So, nakikilala ito kapag merong mga words na ganito. Hugnayan at kapag, pag, ng, dahil sa, upang, sapagkat, at iba pa. Yun yun. Halimbawa no, mataas ang pagtingin ng magulang ko sa bansa. Dahil sa magandang ugali na nakita niya. Onion. Diba? Pag sinabi naman nating tambalan, ito naman yun, binubuo ng dalawang payak na pangungusap na pinag-uugnay ng pangasig na at o ngunit habang samantala o pero. Halimbawa, ang tao ang dahilan ng problema sa basura, ngunit tao rin ang makagagawa ng solusyon para rito.
diba? Lan, langkapan. Pag sinabing langkapan, ito ay isang punong kaisipan o dalawa o higit pang pantulong na kaisipan. Sa halimbawa nito, nagalit sa amin si Sir Hilario dahil maingay kami at hindi nakikinig. O yun yung langkapan. O yun po. So, apat po na yan ha, bayag na yung pangbalakas langkapan. Next. Ayan po. So, 112. O, sino po ang babasa ng ating question 112? Ako na lang po. Sige po. Sige po, ma'am. Si Magda Arne. Okay po. The empty board lang on the table. A was leaving. B were left. C were leaving. D was left. The answer is D was left. Yes po, tumpak. Tama sa gusto ay na D was left. Hindi po was leaving. Hindi po were leaving. Kasi po, ginagamit ang what in the first and third person singular past of me. The word me, example. She was eager to go home. Diba? O, yung why naman ginagamit sa second person singular past, plural past, participle and past subjective of me. Halimbawa nito, we were studying yesterday. Diba? Second person. What? Yes. Next. 130. Which of the following characterizes the behavior pattern of delayed gratification? Delayed gratification. Pag sinabing delayed gratification, it is an act resisting an impulse to take an immediately available reward in the hope of obtaining a more valued reward in the future. Yeah. So, ano po ito? Yes. So, ay middle class. Hindi po. Okay. Middle class. Halimbawa po ng delayed gratification. Saving money for retirement instead of spending it now. Nag-save ka ng pera kaysa gastusin mo ngayon. Delayed gratification. Next. Not eating everything on your plate because you want to save some room for dessert. So, hindi mo kinain lahat. Nung nasa plato mo kasi gusto mo matikman ang dessert. O, yun yung delayed gratification. Parang pag kumakain ng bangus, iniiwan yung taba. Ganun? Tapos, pwede mong kakainin yung taba. Pag kumakain ng ano, taba, itlog. Binili itong itlog, yung may pula sa gitna. Kakainin mo muna lahat ng puti. Tapos, ipaghuhuli mo yung ano, yung pula. Yun yun, delayed gratification. Middle class. Ayan. 140. Sino po ang pwedeng umata? Okay. Sir, Thomas. Okay, 114. Very lately, Philippine mangoes were exported to Australia, but a new country has produced more quality mangoes and mango products. This is in A, Singapore, Indonesia, Korea, Thailand. The answer is Thailand. Letter D. Yes, bottom po, Thailand ang tamang sagot. Ano ba yung ano, ini-import ng Singapore? Machinery and equipment. Indonesia, pineapple. Itong Korea, yun yung mga persimmon, mga ganun na. Ayan. 115. So, the Philippines and other nations' health are ministered by an organization which mentioned for, ano po? Yes! Yung World Health Organization. Yes. Walang sasagot ng UNESCO ha? Kasi it focuses on that sustainable development. Learning to know, learning to do, learning to do together. Ayan. Other than UNESCO, yung five pillars of education.
Of course, it's not UN and not United Arab. It's who? Who? Who kailan? Ayun lang eh. Sorry na agad. Sorry. 16. Ayan. Who is the first president of Third Republic? Rojas. Kung na kami sa ano, sa... Eh, bigla-bigla ka susulpot, ha? Yes, Manuel Rojas. Ayan. Ayan. Nung namatay si Manuel Rojas, sa kanyang pagka-presidente, nung siya'y nag-i-report, sino'y pumalit sa kanya? Si Elpidio Quirino. Pinalitan siya. Kaya, ano, kaya saglit lang namuno si, ano, Elpidio Quirino noon. Nung panahon na yon. O si magsaysay, meron siyang chance yung, ano, yung sa lack of corruption. Ayan. Si Carlos P. Garcia naman kilala bilang Filipino first, pali. Filipino muna. O si Manuel Rojas. First President of Third Republic. Ayan. Next. All living things, even the human body, are made up of, ano daw, saan daw tayo gawa? Of course, the cell. Pwedeng may blood tayo, may substance tayo sa katawan, may cell wall. Cell wall? Sa mga halaman ito, cell wall. O, pwede po kung tayo ng cell. Ayan. 18. The Department of Health allows sale of drugs and medicine after through laboratory tests. Which of those drugs is discouraged for use because of its components? Ano daw? Detergent. Bangkok pills. Bangkok pills. Hindi rin. Sugar syrup. Hindi rin na syrup. Yes po, Bangkok pills. Kung hindi kayo familiar sa Bangkok pills, ito po yung ano, it's lining pills. Yung pampapayat, eka. So yun, i-search nyo na lang. Kasi kapag bumili ka, hindi naman siya talaga, no, hindi siya talaga sobrang dangerous. Kumaga, kasi kapag kumain ka ng slimy pills, meron kasi yung pampadumi, dudumi-dumi ka. Oo, dahil pills kasi sila, so dudumi ka ng dudumi. E paano kapag konti na lang kinakain mo, tapos dumi ka pa ng dumi, baka magkaroon ka ng dehydration, so ikamatay mo pa. So, hindi siya ina-advise na inumin mga diet. May mataas kasi siya na components ng pampadumi. Ayan. At alam ko kaya kumain. Ako dati, ano lang ako, 35 kilos. Ngayon, ang taas na. Ano na po yata ako, nata. Basta tumaba ako. Na 119. Ano yung nagtatanong ng 117? Sagot? 117 po, self. Yes. Sa ano? Sa 118 naman, Bangkok Field. Ayan. Pero di na tayo babalik. Mayroon po manis yun. Fake po ulit. So, 118. Food markets are encouraged to handle cooked food well. Ayan na. Sabi, handle cooked food well. Lutuin mabuti ang pagkain. One incident in a wedding party sent hundreds of guests to the hospital. It was found out that the food was... Ano po? What? Yes, better. Kasi pinag-uusap kami. Kasi sila nalutuin na buto. Ngayon, kapag hindi nalutong mabuti ang pagkain, magkakaroon dito ng contamination at magkakaroon ng growth ng bacteria. Ang tawag doon ay dysentery bacteria. Yung bacteria na to ay para siyang parasite gano'n. Nagkakaroon ng pananakit ng sal, pagdudumi, mga ganyan. Hindi naman ito sabi na what's there and over, what have cooked. Pwede hindi kasi mag-have cooked yung mga gulay, mas masarap nga yun. Pero kasi dapat malinis, handle cook well, di ba? Yung pitamine poison, nakukuha to kapag nag-ano ka sa pagkain ng expired na. Ganon. Palit na. Ganyan. Nakaka-poison na kasi yun.
ang ina-encourage ko, sinahandle ko food. Ibig sabihin, dapat malinis, hygienic. Kaya nagkakaroon ng contamination. So, the right answer here would be letter D. Hindi po had peace to mind poison kasi wala namang sinabi doon na substance na ginamit. Wala namang expired food dito sa, ano, sa tanong, di ba? So, yun. Pag may expired food, ganyan, may mga panis na, yun yung pwedeng isagot dito, may poison. Pero wala naman sinabi. Sabi lang dito, in-encourage to handle cooked food well. So, pag hindi na ayos yung pagkakaluto, hindi hygienic, magkakaroon ng contamination. Diba? Alright, so let's move on po sa 101. Bread and butter sandwich, blank, my favorite snack. They have been, we are, yes. 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 Bakit? Because, ano daw, when bread and butter, yes, yeah, single food lang siya, isang pagkain lang siya. Pero, siyempre, ang magiging, ano natin, is yes. Compound lang siya. Yes, isang pagkain lang siya. Pero kapag separate things, verb must be plural. So for example, bread and butter are purchased from the grocery shop. Magkahiwalay sila. Kasi dito yung bread and butter naging sandwich, naging isa lang. Kaya is. Nagamitin natin yung are kung magkahiwalay sila. Kaya, so sana po yung naiintindihan. Okay po. Yes. 121. Bye. Yes po. Okay, 121 questions. Which of the following is a new executive department created via Republic Act number 10844 in the year 2016? Choices are A, Department of ICT. C, Department of K-12. C, Department of Transgender. C, Department of Media Enhancement. The answer is Department of ICT. A. True. Back na back. The right answer here would be the right. Yan. O, tingnan po may naman ang DICT kasi ito. DICT. Pag may nakita kayong DICT, lagi niyong tatandaan dyan si, ano, si former president, Binigno Semyon Aquino III. So, si Ninoy. Ninoy na lang para maiksik. Binigno Semyon Aquino III. Tapos siya ang pumirma niya. Ayan, executive order. Yan yung sa Information and Communication Technology. Department of Information and Communication Technology. Sa K-12 naman, ito naman yung RA-10536, di ba? RA-10536. So, alam, hindi naman ito about Department of Transgender and Department of Media and Arts. Kung tama sa gusto dito ay, the term A. Amazing. Amazing. 122. Ayan. So, Gloria S. Gregorian S. Moore saw her husband's blank charge for the freedom of a fellow Filipino who has formed the Philippine Revolutionary Force to fight Spain. Filipino daw ba? Andres Bonifacio. Oo, oh, Andres Bonifacio. Tanggalin natin yung saling naman sa nag-revolusyon. Hindi naman nag-revolusyon si Marcelo Ixtel sila. Diba? Sumulat siya. Second writer siya ng, ano, La Independence. Ay, La Solidaridad pala. May aginado, lagi yung tatandaan dito yung Boy General, ha? Huwag yung pakalimutan ng Boy General. Tama sa gusto dito ay Andres Bonifacio at tawa ni Gregoria Reyes. Ayan, 123. If you forgot blank textbook, you can use blank mark. If you forgot your yes, textbook. You can use minor art. Minor art.
9. Pero 124. Di ba, napaka-simple ng mga English talaga. Pak na pak siguro yung mga English major at sa mga sagot. Ma'am. For 134 questions, the cost of a new family house is quite expensive for blank. Besides, we have more urgent family needs. Choices are me, them, us, us. The answer is us, dog. We have more urgent family needs. Sa atin, ba? Sa aming kuwari. Hindi naman ours, hindi rin them, hindi rin me. Hindi me talaga, hindi rin them. So, nakalituan lang tayo sa ours and us. Pero kung titingnan nyo, the cost of a new family house is quite expensive for us besides we. We have more urgent family needs, diba? There's a we. Next, 125. Ang bonggang bongga. Ay, nabanggit ko na ito kanina. Trip. Mga retreat. Mga legal, mga batas-batas. Diba? The fundamental right involved by filing the writ of amparo is right for? The right to life, liberty. Exactly. The right to be, to life, liberty. Eh, paano pag sinabi kong right for, for habeas data? Ano yun? Ayan, kapag without legs, invertebrate naman. Ano yung
parang may dalawang klase, yung warm-blooded at saka cold-blooded sa pagkakatanda ko. Pag warm-blooded, ito yung mga mammal, mga birds, gano'n, bird, ostrich, ganyan. Pagka cold-blooded naman, yung mga fish, reptiles, saka amphibians. Yung halimbawa ng fish, goldfish, pag reptile, crocodile, ayan, pagka amphibians naman yung mga frogs. So yun sa akin. So lumawak na, Anes. O, paalitin na lang natin. Animalia yung mga animal. Yung protista, yung... Talaga, animal talaga yun. Oo. Yung mga plantae, yung mga mosses, ferns, sunflower, mga halaman. Ayan. Pwede rin po. Animalia kasi, nangahati ka sa dalawa. Vertebrate at saka invertebrate. Diba? Pagka invertebrate, may dalawang klase na naman yun. Yung merong mga joint legs, yung may mga yung sinasabi kanina. Ayan, mga backbone, backbone, gano'n. Sa atin yun, sa vertebrate. Tapos kasi yung walang legs. Diba? Lalawak kasi, malawak niya at kingdom niya. Animal, animal. Fungi, kagaya niya mga kabuti-kabuti, mga mold, mga yeast. Oh, yeah. Ma'am Ang, pasari po ng ano yung prokaryotic at eukaryotic. Parang eukaryotes or prokaryotes. Nabasa ko lang po. Eukaryotes and prokaryotes. Ay, ganun. Wala akong example nun. Okay lang ba? Ito, okay lang. Pag yung kapitbahay nyo, yung ugali parang animal, bilong siya sa Kingdom Animalia. Significantly
diminished harvest by fishermen. Kumukaunti lang. Diba? Kasi namamatay yung mga fish. Alright. So, kayang-kaya nyo itong computer. Ano, Ness? Dahap? Ma'am. Yes. Okay. Question number 129. The fraction halfway between 3 over 7 and 4. Ang dami. Patulawa kami ata. Okay, the fraction halfway between 3 over 7 and 4 7 is A, 1 fourth, B, 1 eighth, C, 1 half, D, 1 third. The answer is 1 half, letter C. Nabahusay. Sana all minimental lang yung ano, no, yung math. Yes. So, computing natin, so halfway down C7 and 4 over 7. Ayan. Computing natin ng bonggang-bongga. So, pag-plusin natin yan. Kasi, yung kalahati lang naman nila itinitingnan natin, naanapin natin, di ba? 4 over 7 divided by, gawin niyang tayo, by, yeah, divided by 2. So, ayan. Nakuha din. So, equal. Space to space lang. Equals ilan? 3 plus 4, 7 po. 7 over 7 over 2. Enter ulit. Tapos, space to space ulit. So, 7 over 7 over 2. So, kinortap ko na lang yung pagkakaano, ha? Yan. True. Alam niyo naman yung ganitong time na pag-divide. So, 7 divided by 7 is equal to ilan? 1. 1 over 2. 1 half. Nakuha ang sagot. Bonggang-bongga. So, ganyan. So, tayo po, ganito na lang gawin nyo kung hindi nyo makuha yung ganitong method. Pag-plusin nyo, di ba kasi 3 over 7 yan. 3 over 7, tapos, ano siya, plus 4 over 7. Pag-plusin nyo yung ano, 3 over 7, 3 plus 4, 3 plus 4. The numerator. Yes. Kapag pinag-plus nyo, di magiging 7. Ay, ba't nalipat ka dyan? Dito pa. 7. Yung 7, i-divide nyo sa 2. O, divide 2. Divide 2. O, ilan na lang ba? 1 half, di ba? Ay, 1 half. 3.5. O, 3.5 divide 7 is equal to ilan? 0.54 1 half. So, pare-check nga kung tama yung computation. 3.5 divided by, or 7 divided by 3.5. 1 half. Tama po. Ayan, tama. Ayan. Kala ko, mali-mali ng bonggong-bong din. Kasi diba, 7, 3.5 pa. Alright. Kung naintindihan po, dalawa po yung ano natin, option ng pagkakakit. Yes. Kung gusto nyo, ikado pumunta kayo sa baba, ayan. Gusto niya may ayan, at lang tayo. 130. Why is the Filipino phrase pakikisama is said to be ambivalent? Pag sinabing ambivalent, doubtful ito. Doubtful. Ganon. Letter A, it makes people show their concern for others. So, hindi naman yun. B, it can be used for or against the person who values it. It encourages to do wrong. It helps the person to develop good values. That would be. It can be used for or against the person who values it. Siyempre, kung gusto mo talaga yung ano, yung talagang nakikisama ka, minsan, ano ka na. Minsan, kumbaga, ang tawag nito, may serve na mas maganda. Kumbaga, naano ka na, pabasta yung earn. Kumbaga, parang ayaw, nag-take advantage na
or gives the person who budgets it, diba? Take advantage. Alright, so 130. Mine. Yes, you 131. Which is the undying digital movie that depicts the story of a nun named Maria, which brought back into the family bond trap somewhere in Australia during World War I? Choices: Sister Act, B. West Side Story, B. Titanic, B. Sound of Music. The answer is Sister Act. Letter A. Sister A, sino pa ang masasagot? Letter D, Sound of Music. Letter D, Sound of Music. Sound of Music. Okay. Yan, ganyan kasi makasama kayo. So, yung Sister A po, yung po yung ano, yung Movies in the Park, 1992. Kung pamilyar kayo doon, yes po, may mga nang din po doon, pero hindi po siya yung talagang hinahanap natin na kumbaga undying musical movie. Hindi talaga yung answer, ma'am, Sound of Music. Yes po, yung The West Side Story, yes. Ito naman yung, ano, kung alam niyo yung ano na to, yung pinaka tumatak sa movie na to, yung of different fish varieties. So, they submitted... Tilapia.
Yes, tilapia. Kapag malaki yung tilapia, ano yun? Lalaki, babae. Pag malaki ang... Babae. Huwag ka na natin. Oh, yan. Ito yung ano, yung carp. Sa mga hindi pa nakakakita ng carp, huwag ka na ito yung tura niya. Isa siyang freshwater fish. Ayan. Isa siyang carp. Carp. Lagyan natin ng carp. Parang bangon. Yes, pero sa freshwater siya nakukuha. Ito naman yung tilapia. Ayan. Tilapia. Next, ito naman yung talakito. Talakito. Sarap. Ipadala niyo lang kay sir. Ipadala niyo na lang kay sir, tapos si sir naman papadala sa akin. Ayan. Tapos, ito naman yung bangit. Ayan. Bangit. Sa tubig dagat naman siya nakukuha. So, nag-success yung Euro Fishery Staff in that. Ayan. Di ba gano'n dyan ang pakapit yan? So, 135. Sabi dito, the Philippine Air Force took off the water code to the existing cloud. This was an attempt to... Ano ba ginagawa pag naglagay ng ating sa kapitap? Produce rain over dry fields. Yes, para siyang cloud feeding dito sa mga ano... Ourselves, of course, not mine. It's not us. Us for our.
Yes, ang tama sa grupo ay or. Bakit or, di ba? Try na naman. Wait. Our friends or souls are both first-person plural pronouns. So, pero yung or kasi, possessive pronoun, di ba? Ibig sabihin, possessive sa amin, sa atin, sa amin yan, gano'n. Pag or souls naman, yan yung reflective pronoun. So, yun po yung different nila, yung function. Kaya hindi sila interchangeable. Yung are is possessive pronoun and yung ourselves is reflective pronoun. Diba? Kaya are. Kasi acquaintance daw nila. Ayan. 139. Who among the leaders of Katipunan used the pen name Agapito Bagong Bayan? Andres Bonifacio. Yes, Andres Bonifacio. Ano naman yung pen name ni ano? Ni Ulias Civite. Saan siya kilala? Ay, dapat kilala ni Ulias. Yes, Ulias Reyes Civite. Ulias Reyes Civite siya ang... Ano siya? Saan siya yung poster? Ano yung pinapost niya? Pampinira. Yes, formerly known as Marcha Nacional Pilipinas. Ngayon, nakilala na bilang Lupang Hinira. Diba? So, si Pio Valenzuela ay kilala bilang Dimas Ayaran, Untouchable. Ganon. Si Emilio Cinto naman ay utak ng Katipunan. Utak ng Katipunan, Emilio Cinto. So, kilala siya bilang Dimas Ilaw. Hindi mas ilaw. May pending kaya ako dito para ma-share. Ayan, may pending ako. Ayan. Inipon ko na lahat para sa inyo. Papalaki mo. Mga P. Piling Dilat, Larides Pupdo, Piling Labuyo, Dolores Malabas. Gashana Lopez Haina, Diego Laura, Adelisa, Dimas, Masalang Laulaan, Mariano Ponce, Naring Dalusula, Kotik Balang, Antonio Luna Tagaliro, Juan Luna Buwan, o kaya JD, Emilio Asisto, Pintian, Dimas Ilaw, Apolinario Mabini, Bini Paralitico, Emilio Aguinaldo Magdalo. Ano ba? Ipot ko na lahat yan. Andres Bonifacio Agapito Bagong Bayan, may pag-asa. Valeriano Peña, Kunting Kulirat. Hotel de la Cruz, Hotel Sisiu. Kaya ako din sisiu siya kasi pag ano yung sisiu ng kwento. Bahit sa kanya, sisiu. Hotel Corazon de Cruz, Hotel Bagunte. Ayan. Hindi po ko na lahat. O nakuha po ba? Yes. Okay. Yes, yes po. Yes, po. Matagal-tagal pa naman, kaya pwede ba kayong magawa ng mimulik? Hindi ko siya nagawa ng mimulik kasi wala akong maiisip na kanta. Hindi ko maiisip pa ng kanta. Ayan. Sabi talaga. Sige, Sir Gay na po. Sir Joel. Sige po. A140. The red tide phenomenon causes what particular marine organisms to be poisonous for human consumption? A. Arthropod. B. Algae. C. Artworm. D. Mollusk. The answer is mollusk, letter D. Let's po, tumpas po. Kapag wala po kayong nakitang mollusk, hanapin niyo po ang dinoflagellate. Wait lang po ha, i-type ko po. Kuminsan kasi wala po yung molo. So, mapapaliwarak na kayo sa sarapan. Tama ba yung spelling mo? Ayan. Pag gano'n ba ito yung spelling ko? Dani! Wala lang. Ayan, dine of daddy. Tama ba ang aking spelling dine of daddy? Dine of daddy. Tama naman, dahil kaya nakapula.
hayaan mo naman basta nakaano na dyan. Naisip ko mo sa namamalik dito sa end of my life. Paano ang tingin ko mo? Hindi naman. Logos mo. Basta yan. Dahil nung flagellate pag wala ang modo. Next po. Yes, ma'am, malo. Sige, ma'am, Gizil. Time series po yung 141 po natin na katanungan. Yan. Hindi po. Question number 141. Which kind of rock is abundant in the Bicol region? Letter A, sedimentary. B, igneous. C, metamorphic. D, shale. Po sure, ma'am. Okay lang po. Igneous. Kaya. Yes po, tama po, ma'am. Igneous rock po. Ito po yung makikita natin sa mga vulkan. Pagka malapit kayo sa vulkan, ito yung madalas makikita sa igneous rock. O tingnan natin mga kaisturahan o yung pictura ng mga rock. Types of rock. Meron ako dito. Ayan, sedimentary rock. Ganito siya. Ayan. Walang heat, walang pressure na involved. Pero nagkaroon siya ng layer. Ito yung ano po, panulat po. Ito. Kaya nagkaroon siya ng mga layer. Tingnan mo sa sedimentary rock, layer. Ito yung igneous rock. So may iba't ibang klase noon. Intrusive, extrusive, and plutonic. Kaya, so drawing lang yan, pero ito siya. Ayan, ganyan. Rock from Utah. Pagka naman metamorphic rock pwede siya, kailangan may heat, may pressure para mabuo yung mga layer yun. Mukhang ha, yung sedimentary rock, hindi na kailangan ng ano, hindi na kailangan ng heat and pressure para mabuo yung laylay. So, may metamorphic rock, kailangan ng heat and pressure para mabuo yung mga laylay. Yung igneous rock, yung rock from vulkan. Yung shale rock, ganito siya yung nahihiwa-hiwalay. Ayan yung ganyan, yung nababak-bak-bak-bak. Ito yung itsura ng shale rock. Wala na. Ang gandun lang. Ayan. So, let's move on na po. 140. Which organisms are responsible for the return of substances in the bodies of the dead plants and animals to the soil? O para mabalik sa soil ang patay na halaman at patay na animal. Composer. Yes, composer. Pagka food chain, makikita natin dyan, mayroong producer, may consumer, may first consumer, yan, at may decomposer. 143. Which explains why bread is dark when snowing a balloon? Bakit daw ba may bread? Ano ba yung sabihin ng word? Bread is an activity involving mental or physical effort done in order to achieve its purpose or result. May ginagawa kami, ginatrabaho kami, susta, ang tawag ko dun ay work. Balim ba dito ang work? A, balloon moves out blowing force. It's exerted on it. B, the force of gravity on the balloon itself. C, the balloon has potential energy which is being electrokinetic, and letter G, the balloon is filled with air which has raised the end of the pipe. Ito wala naman. Sabi nito ang mother niya. Hindi naman pinag-uusapan ng potential energy at kinetic energy, malayo. Wala namang gravity dito pinag-uusapan. Yung pinag-uusapan dito ay birth. Lagi niyong tatandaan, kahit magaganda yung nakalagay doon sa option, isipin niyo pa din yung tinatanong. So, tama sagot po ay letter A. The balloon moves outward
as if as the blowing force is exerted. Halimbawa, inipan mo si Balloon. Inipan, so lalaki siya. Lalaki. Ganon. Pa-award din na talaga ako sa mga drawings. Okay, may math na uli. Balik na tayo kay math. Pagkatapos natin kay science, balik tayo kay math. Kasi ganun po sa Genes eh. The previous question is not related to the next question. Diba? 134. What is the total amount after adding interest of 8% on 10,000 for 3 years? Walang na alam? Tamang sagot po dito. Okay, so pag may nakita po kayong 8%, check it out lang. Computin natin. So magkano yung principal natin? I-add nyo ulit tayo. Magkano yung principal? Ay, natatakpan kasi. Kasalanan po eh. 10,000. Yes, 10,000. Done. Okay. 10,000 ang 85. Ayan. So, magkano ang interest natin? 8%. Yes. Okay, natin sa 8%. So, para ma-multiply gawin natin? Decimal. So, tulad na itinuro ko sa inyo, kapag zero ang ganyan, so kutin nyo lang kung gano'ng kadami yung zero. Diba? O tapos bilangin nyo kung ilang piraso yung ano, ilang piraso yung nasa food. Point. O ilang piraso, 1, 2, 1, 2. O di dalawang zero lang. O tapos 8, multiply by 1, 800. O gano'n. O kutin nyo lang yung zero, halimbawa, 100. Halimbawa, Aztec. Para maituro ko na din. Mas madali kasi yun. Halimbawa, 300,000. It's like kay ano, kay 12 o kay 13. O, paano masasagutan na madali yan? Kopyahin mo yan, tapos ang imultiply mo na lang. O, 2, 4, 6, 8, o 10. 10 na 0. O, 10 na 0. Yung 13 na lang yung multiply mo sa 3. 3 times 3 na. 1 times 3. Diba? Para mas madaling mag-multiply. Kahit ilan pa yan, kahit million pa yan. Madali lang. Yun lang. Ma-extra lang. So, 800. So, yung multiply lang po natin siya. 800 yung makukuha natin. Sabi, magkano ang interest mo kada taon? Magkano yung interest kada taon? 800. Ang hinihingi lang dito ay 3 years. Kada taon, 800. Ibig sabihin, 800 multiply mo kay 3 years. O, ilan? Ilan? 0, 0 ulit. O, 8 times 3. 8 times 3, ilan? 24. 24. 24. So, para makuha natin kung magkano yung pagbuuan ng babayaran, i-add natin yung principal. Yung principal is 10,000. Ay, 100,000. Ayan. So, magiging ilan na? Magiging 2,400. 400. Ayan, nag-guess po ba? Ayan. Next. 145. Who was the second editor of La Solidaridad? Ay, nasawi ko. Pero is that... Oh. Yes. Sino ang first editor? Pag tinanapin ako... Gonzalo Lopez Haina. True. Abo. Eh, alam ng... Pero, alam na nila. Hindi si Mariano Ponce, ha? Nasabi ko na kanina. Ang pen name niya ay Kalipula po or Nani, si Jose Rizal ay di masalang laulaan at si Apolinario Magini ay Gini or Paralitiko or may pag-asa. Mabulol-bulol pa ng benefit.
Ayan, oo. Sige, tanggalin ko na yung hindi bang mag-ibang. The point presented by the lecturer are length comprehensible. What is the right answer? Letter A, letter B, altogether or altogether? Letter B. Yes! Letter B. Tama ba? Yes, na bet. Then, altogether. Bakit? Ang altogether and altogether, they sound the same but mean different. Okay? Altogether is two words, all and together. Means everyone is being, are doing something together with everyone else. Example, let's sing all together. Papaya, put the thing. Or kaya, put the vegetables in the bowl and mix it or mix them all together. Diba? Yung all together naman is one word lang siya. Means completely or entirely. Example, the points presented by the lecturer are all together comprehensible. So you ask po. Ang tamang sagot po ay letter C, all together. Alright? Ayan! So 147. Sino po ang babasa? Sige ako na lang. The magician thanked all the cards down in front of the unsuspecting spectator. Pag lady, ibig sabihin, ito ay spade. Ang tamang sagot, letter A. Letter A, bakit? Put down carefully. Binaba niya yung mga cards carefully. Kapag sa lay, itong lay na to, put or play. Pagka-lay, diba ang pinungalingan? Relax and truth. Pag-lay, na pinungalingan. Diba? Take. Next is 148. Inix Joaquin, may take it. Badoy, so, length, on the mirror. So, lalaki ang pinag-usapan, Badoy. Kiss. Percy. Ito po ay? Kiss. Percy. Okay, himself. So, kiss. Yung paggamit ng reflective front. Alright. So, move on. Last two. Okay, sige po. Yes, wala po kinsaw. Kinsaw po ang meron. Alright, sige po, third note. 149. In a Shakespearean play, Merchant of Venice, Shylock Blank is the culprit. A, themselves. B, herself. C, are the helpers. D, himself. The answer is himself. Letter yes. Yan po. Tamang sagot. Himself. Hindi naman siya themselves. Hindi rin ourselves. Of course, hindi siya an. Wala siya. Himself. Alright. Hindi siya ilang kasi. Tayo ba? Lalaki po niya. That number. 115. Sige po. Wala lang. Sige lang. Kaya yung last session na nag-15. Silas Marner and Peter Mark are two of the most famous works of George Eliot. Whose real name is A. George Parsons, B. Anton Chekhov, C. Mary Ann Evans, D. Anton Bell. The answer is Mary Ann Evans, letter C. Yes, po, tumupak po. Mary Ann Evans. Di ba kung mababasin nyo, pangalan na ang lalaki mo? Di ba, George? So, sino ba makakapasabi bakit pa sila kailangan na pangalan? Kasi during group time, bawal magsulat yung mga babae. Yes, correct. Magsulat man, hindi rin naman babasay or may kaparugtahan. Yun po ang nag-inaylan kung bakit naging pasalaki yung kanyang pangalan. So, ayan po. Meron lang po akong ibigay, pero konti lang ito. Ito lang. Yan lang, pili na. Tama. So, bakit safe po, yaan. Yan. Ay, pero.
Ayan, so magandang pagtatakipin. Magagabi na. Thank you po sa pakikinig po. Lalong-lalo na po sa ating mga viewers po sa ating FB Live. At Easter, thank you po sa opportunity po na inilinig po para sa atin. Mag-thank you po. Yes, good afternoon po sa lahat ulit. It's not yet evening kasi hindi pa naman 6 o'clock. Magandang gabi po ulit, more magandang hapon, whatever the weather sa inyo. Kung madilim na, pwede ng good evening. Pero following the time, hindi pa naman 6 o'clock, kaya good afternoon. Okay. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat. It's not just the honor para sa inyo na you were given the free lecture para sa mga nasa FB Live lang. Kung hindi, gusto ko rin pong magpasalamat. Paulit-ulit ko pong sinasabi na you are letting us enter your journey towards getting the three letters, which is LPT. Okay? So, sa lahat po na nagstay all throughout sa ating G-Meet, yun, nagkaroon po tayo ng part 3. It's because yung electric cooperative din sa amin. So, paulit-ulit pong nagbabrown out. Gusto ko pong humingi ng pasensya sa lahat ng nasa FB Live kung paputol-putol. Pero po yung G-Meet, continuous po siya dahil sa Andy Ma'am Anna is hindi po nagkaroon ng electric failure. But then, maraming salamat po and consider this day as a substantial day. Sa lahat po ng nag-attend, take a rest. Huwag na po munang mag-review ngayong gabi. Sa lahat po ng mga hindi nakapag-start at hindi nakapag-stay for do not know reasons, still, you have a chance to go back kasi po recorded po sa FB Live. Pwede rin yun pong ma-access sa ating YouTube channel, Maestrong Bicolano TV with the Idols. Hindi po ako ang idol. I am even grateful hindi sa numbers of followers, kung hindi sa patuloy na nagpapadala sa amin ng pasasalamat for letting us help your journey. So naway, isa po kayo sa mga tao na kahit hindi agad kami ang pasalamatan, ang una po ninyong pasalamatan pag nakapasa na po kayo is ang Diyos. Because our wisdom is just borrowed, and the teachers of all teachers is still our almighty creator. Ano man po ang pagkakakilala natin, still, naniniwala at maniwala po tayo na meron pong higit sa ating mga dunong. Sa lahat po ng umattend, sa lahat po ng makaka-attend, or sa lahat po ng makakakita ng FB Live na to, ang general education, you have to memorize. But still, yung mga factual information na na-memorize ninyo will still be useless without you taking time to embrace comprehension. Sa muli po, maraming salamat kay Coach Annalisette Mariano. No, nag-overtime po tayo, but then na-appreciate ko po buong entire team. Na-appreciate po namin yung lahat po na nagsakripisyo beyond 5 hours to stay within this G-Meet or FB Live or YouTube Live. Ako po ang inyong lingkod, Maestrong Bicolano TV, Richard S. Tractag, Licensed Professional Teacher, English Major. Salute to everybody. We are now signing off. Good, magsimbay ka. Mm-hmm. Sige, magsimbay na muna. Important. Pwede na sa nakapagsipo. Ayan, pwede yung panagamig. Kasi Angel, sabi nila, masigigi po pag Sunday. Magdala ko. Besero lang, pero tatawag kumigibong para sa balay ng sisi. Ika mag... Ay, pagka pwede.